nagpasalamat ni Clarita na hindi kabilang ang kanilang flight papuntang Malaysia sa mga canceled at delayed flights sa NAIA noong Lunes. Umaasa rin siyang hindi na ikumauwi, lalo't nakapila na ang out-of-the-country trips nila at malaking abala kung magkakaaberya. Kung meron kami sundo, hindi sila mag-aalala na kung ano kaya nangyari sa kanila. Noong Lunes, nagkaroon ng glitch ang Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System o CNS-ATMS ng Paliparan. Sa pala ng Manila International Airport Authority, higit 50 domestic at international flights ang naapektuhan. 24 na oras binuksan ang runway ng NAIA para ma-accommodate ang mga dagdag na flight para sa 9,000 pasaherong apektado ng glitch. Ngayong Miyerkules, wala na flights na delayed o kanselado. If you can imagine, less than 2 hours lang nagdown yung system. But after it was back to normal operation, hindi pa rin natin siya ibinalik. Kumbaga yung operations natin, hindi natin ibinalik agad to normal. Kasi we wanted to test pa rin yung system. Sa pagbibig ka rin na nagsabot ko ng ER public services, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na patuloy ang update sa air traffic management system na inaasahang tatagal ng Setyembre. We are behind by 6 updates. So we are on presently, we started on version 14. We need to attain at least minimum of version 22 within the year. So they are